She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. And now we come to the end. Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Bear month na mga kamamsi, kaya mag-uumpisa na tayo, mag-gumawa na naman ng mga kakanin. So let's start mga kamamsi, gawa tayo ng kakanin na sapin-sapin. So let's start mga kamamsi. Kailangan natin ng 5 ingredients. Ito ay ang glutinous powder, giniling na bigas, condensed milk, then food color, depende sa kulay na gusto ninyo, and then white sugar, kakang gata, at pangalawang gata. So let's start. Gamit tayo ng kakang gata dito sa ating gagawin na latik. 2 cups na kakang gata. And then, open natin ang ating stove. Then, babalikan natin mamaya kapag luto na. Oh, ang bilis ah. Pahinain nyo lang yung inyong apoy para hindi masunog ang inyong gagawin na latik. So, okay na to mga kumari. Open na natin ang ating stove. Oh, magic. Tapos na kaagad. Painit na tayo ng ating tubig bago tayo mag-mix ng ating gagawin na sapin-sapin. Pagsamahin natin yung ating giniling na bigas at giniling na malagkit. Then, maglagay tayo ng ating white sugar. Ilalagay ko po sa description box ang lahat ng ating ingredients. Nilagyan ko siya ng 1 3/4 cup na white sugar. Lagay na natin yung ating pangalawang gata at kakang gata na pinagsama ko. And by the way, magtitira ako ng kakang gata para sa ating latik. 2. Naglagay ako ng 3 3/4 cup na kakang gata at pangalawang gata. Ilagay na rin natin yung isang condensed milk. Isang lata na condensed milk. Pagkahalo-halo natin ito ay salain na natin para sigurado na walang buo-buo ang ating mixture. And then salain na natin. Halo-haloin nyo para masala mabuti at mawala yung buo-buo. Ayan o. Haluin muna natin bago natin i-divide sa tatlo. Bali, 3 color ang gagamitin natin. Yung isa plain, yung isa violet, at yung isa ay lemon yellow. So, bali, kada isang bahagi is 2 1/2 cup and 3 tablespoon. So, depende na sa inyo kung gaano karami na food color ang ilalagay ninyo. Violet po yung aking ginamit na food color. Isunod naman natin yung another na kulay, yung ating lemon yellow. So, ready na lahat yung ating mixture. Magsalang na tayo. I-grease natin yung ating bake pan ng oil. Etong oil na to ay eto yung oil na nakuha ko sa ating latik. So, i-grease natin mabuti. Huwag nyo naman palanguyin sa mantika. I-grease nyo lang. Para hindi dumikit yung ating mixture. I-grease na natin yung ating bake pan ng ating oil nang galing sa ating latik. I-mix nyo muna itong mabuti. Pagka-mix yung mabuti, saka nyo ilagay sa ating bake pan. So, ilagay na natin yung ating yellow. Lemon yellow. Igigitna ko kasi yung kulay puti. Yung walang kulay. Yun ang igigitna ko. Isa lang na natin. Then, ilagay na natin. Balikan natin siya after 10 minutes. Into low heat lang tayo mga kumari ko kasi kanina kulong-kulo na rin yung ating tubig. So, i-check natin after 10 minutes. So, ayan, medyo nag-dry na siya. So, lagyan na natin yung ating second layer. Gaya ng ginawa natin sa una, kailangan nyo munang i-mix yung inyong mixture. And then, after nyo i-mix, saka nyo ilagay yung inyong second layer. And then, saka nyo pantayin. Lagyan nyo yung mga sulok-sulok. And then, takpan na ulit natin.
balikan na naman natin siya after 15 minutes. So, i-check natin after 15 minutes yung second layer. So, okay na yung ating second layer. Medyo matigas na siya. I-mix nyo mabuti. And then, pagka-mix nyo mabuti, saka natin ilalagay yung third layer. Dahan-dahan lang, kamainit yung steamer. So, takpan na natin ito. So, balikan natin siya after 35 minutes. Hindi pa luto yung nasa gitna niya, kundi medyo hilaw pa siya. So, balikan natin siya after 10 to 20 minutes. So, dinagdagan ko siya ng 15 minutes para maeksaktong maluto ang ating mixture, ang ating sapin-sapin. So, i-off na natin ang ating stove. Gigrease nyo ito ng mantika, yung inyong spatula. Hindi pa tumalamig, pero pasisingawin ko para madali lang siyang lumamig. Ay, tanggal na pala. Medyo dumikit siya mga kamamsi, pero medyo lang. So, madali na lang yan. Ganyanin nyo lang yan, oh. Babaligtarin rin natin para makita natin yung pinaka-front niya. Gusto ko kasi yung violet ang front niya. Baligtarin natin siya para may babaw yung violet. Gamit kayo ng spatula, din hilahin nyo lang ng putay-utay. So, eto na mga kumare. Oil ninyo ng inyong latik, yun ang ilagay nyo. And then, ganyan lang. Gamit kayo ng spatula o di kaya dahon. Kaganyan ninyo lang yan. Nung sinauna, walang spatula, dahon lang. Pinapakinis lang na ganyan ng lola ko sa kanang nanay ko. So, eto na yung ating sapin-sapin. So, ikat na natin. Lagyan nyo ng oil yung inyong pang hati. Ayan o. Mas maganda yung spatula na ihahati kaysa dun sa kutsilyo kasi yung kutsilyo dumidikit eh. Lagyan natin ng latik. Pag-iisang kutsarang latik. So, eto na mga kumari, ang ginawa natin na sapin-sapin. Basta palalamigin nyo lang at igigrease nyo yung oil yung mga tabihan para madali nyo siyang matanggal. So, tikman na natin. Ayan, maganda yung pagkakalayer ng ating sapin-sapin. As in, dumikit siya talaga. Ayan, no? Oh, maganda siya. So, tikman na natin kung anong lasa ng ating sapin-sapin. Tikman na natin kung anong lasa. Pagka-blend ng ating rice flour at saka malagkit na bigas, tamang-tama lang. Huwag nyo susobrahan masyado ng malagkit kasi the tendency is didikit yan sa inyong lalagyan. Try nyo mga kamamsing, tamang-tama na pang negosyo ninyo ngayong darating na Kapaskuhan, Bear Months na. Shoutout sa aking mga members, Caroline Albarin, Doris Explorer, Aileen May Magan, My Loves TV, Christine Joy Tapican, Lodilyn Beliegas, Judge Pudi, and Evangeline Rapaner. Sana po'y supportahan ninyo ang aking mga members. Happy, happy fiesta po sa mga taga-Iligan. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel. And tap the bell for more updates. Thank you po!